Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to the 5th episode of the New Normal Vlogs. Bago ko sabihin kung ano yung pag-uusapan natin ngayong araw na to, ano nga ba ang nararamdaman nyo sa muling pagbubukas ng klase bukas? Kasi kung ako yung tatanungin, nakakakaba? Kasi bagong normal or new normal yung teaching and learning setup. So, handa na ba kayo? Ako kasi, secret! So, on today's episode, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang Google Forms. Saan nga ba ginagamit ang Google Forms at paano nga ba gamitin ang Google Forms? Tara na at matuto sa 5th episode ng The New Normal Vlog. For us to begin, dapat laging nakabukas ang ating Chrome browser kasi ito na yung pinaka-browser na gagamitin natin sa Google. Kasi nga G Suite eh, so Chrome browser yung gagamitin natin. So let's open the forms by typing in sa Omnibox. Ang tawag dito sa pinaglalagyan natin ng web address na gusto natin puntahan ay Omnibox. Just a short trivia. So let's type in forms.google.com at hit enter. Ayan. Make sure lang na kapag pupunta kayo sa forms.google.com ay naka-sign in ang inyong G Suite account. Kasi kapag pumunta kayo dyan na hindi kayo naka-sign in, i-ask na dapat talaga kayong mag-sign in bago kayo makapunta sa forms. So ito na yung interface ng forms. Kung makikita nyo, may blank quiz. Then these are the templates, yung exit tickets, assessment, and worksheet. So dito tayo mag-uumpisa. In order for us to begin, let's click blank para makita nyo ano ba yung essence at gamit talaga nitong forms. So kapag click nyo yan, eto na, makikita nyo na, untitled form. So first things first, kailangan pangalanan natin itong form na ito. For now, papangalanan ko siya as practice quiz. Practice quiz. Yan. Then dito, yan, practice quiz. Then form description, pwede nyo ilagay dito yung instructions na ibibigay nyo sa mga students. And pwede nyo rin ilagay dyan yung kung ano ba yung gusto nyo mangyari dito sa form na ito. So let's type in, for example, summative test in PLE 6. For example lang yan. Then, direction. Please answer to the best of your knowledge. Yan. Please answer to the best of your knowledge. So, ayan na. Meron na tayong header. Ngayon, untitled question. Sa pinakaunang tanong, lagi nating tatandaan na ang pinakaunang tanong ay dapat pangalan. Yes. Kasi yung iba nagsasubmit ng walang pangalan. Nakakalungkot yun. So, full name. Baka mamaya first name lang ilagay tapos may kapangalan siya dun sa klase nyo. Hindi nyo na makikilala kung kanino talaga yung form na yun. So, dapat full name. It begins with the first letter. I mean, first name, then middle name, middle initial, and last name. Then, short answer. Then, click required. Bakit? Para saan tong required? Kapag hindi po natin na-required yung question na yun, pwedeng iskipan ng estudyante yung tanong na yun at maipasa nila yung form. So, para hindi makalusot yung tanong na yun, dapat naka-required. Para if in case nakinlik nila yung submit button, mababalikan nila yung tanong na yun. Then, for us to add question, click lang natin tong plus sign dito sa add question. Yan. Ang susunod na tanong sa mga test ay grade and section. Yan. Pagkatapos niyan, dito pwede natin i-select yung
it's either multiple choice or drop down. Kasi kapag sinabi nating drop down, kiklik lang nila yung arrow down, then lalabas na yung choices. Isa lang yung pwede nilang piliin. Kapag multiple choice, isa lang din. Pero kapag check boxes, ina-allow niya yung user o yung sumasagot na mag-select ng isa o hanggang dalawa o mas marami pa dun sa dalawa yung sagot. Depende dun sa tanong. So for this question, i-click natin ang drop down button. Yan. For example, magbibigay lang ako ng two sections. So, sex, love, then the other section is, yan, para mag-add, click nyo lang yon, yung option 2, then sex, hope. Yan. Kunwari yan yung sections na pagpipilian lang. Pero sa kayo, sa klase nyo, kung ano, kung ilan yung section na hawak nyo, mas maganda, ilagay nyo lahat ng section para hindi na sila magta-type. Kasi kung magta-type sila, baka mahirapan tayong i-sort. Baka section lang yung ilagay. So, mas maganda kung may pagpipilian. Then, after that, click required. Okay. Ngayon, meron ng name, meron ng grade and section. Let's proceed with the Q&A. Ito na yung test proper. So, add question. Pwede nyo lagyan ng number 1. Yan. It's up to you kung gusto nyo maglagay o pwedeng hindi na rin. Para hindi na sila magtanong, ano sagot sa number ganito, number ganyan. Kasi dito sa forms, pwede nyo i-shuffle yung order ng questions. Pwede siyang, pwede yung number 1 sa iba, number 2 sa inyo. So, iba-iba. Pwede natin gawin yun. Mamaya ipapakita ko kung paano gagawin yung pag-shuffle ng question. Meron lang i-check. So, first question is, who is the father of computer? Yan. Then, option 1. Ito, multiple choice. A. Charles Darwin. B. Bill Gates. C. Charles Babbage. And letter D. Steve Jobs. So, yan yung first question natin dito. So, ngayon, i-record din natin para kahit papano, mabalikan ng student yung na-miss nila kasi baka mamaya kakascroll nila, hindi nila napapansin na miss na pala nila yung tanong. So, in order for us to be fair, kailangan naka-record para bago nila masubmit, talagang mabalikan nila yung dapat nilang sagutan. So, another question, ganun pa rin, add question. Then, what is the brain of the computer? Yan. Then, A, B, C, D ulit. A, monitor. B, keyboard. C, mouse. And letter D, CPU. Then, click required. Then, last question. Lagay tayo ng isa pang tanong para 1, 2, 3. I mean, ano bang tanong? Among the following, yan, which is an input device? So, number 1, keyboard. I mean, letter A, keyboard. Letter B, printer. Letter C, monitor. Letter D, projector. Yan. So, click record. Huwag natin kakalimutan na i-record lahat ng tanong. So, kapag na-click nyo yung record, mapapansin nyo magkakaroon ng asterisk. Ayan o, tulad nito. May asterisk na siya. Diba?
So, ibig sabihin nun, yung question na yun ay required. Kailangan may sagot, hindi pwedeng laktawan. Ngayon, tapos na tayo, di ba? So, may full name, may grade and section, then ito na yung mga tanong. Paano natin siya lalagyan ng tamang sagot? So, punta lang muna tayo dito sa ating settings. Ito, kung napapansin nyo itong tatlo ay ito yung theme. Pwede natin i-customize yung theme. So, pwede ka mag-select ng color. Ayan. Then, background color. Yan, pwedeng ganyan. Then, yung font style, pwede nyo palitan. Decoration. Kaya lang mas maganda kung nababasa talaga ng mga bata, no? Ito, it will do also. Playful. Pero kung medyo formal, dito ka na lang sa basic. Ang pinaka-objective mo lang naman dito is to collect data. So, ginagamit ang Google Form para sa mga survey, to get the attendance, pwede rin siya. Tapos, kapag sa assessment, pwede rin siyang gamitin. Like sa mga quizzes, sa mga tests. So, mas maganda siya gamitin kasi pwede natin, there's no need for us to check. Hindi yung katulad nung dati na kapag nasa klase, exchange papers with your seatmates. Tapos, ayun, mag-check pa. So, time-consuming. Ito, pwedeng right away makita na kagad yung score. Kasi, habang sumasagot sila, or as they submit their form, mayroon na kagad na score. So, ayan, napakita ko na sa inyo itong teams. Tapos, preview kung ano yung magiging itsura niya. Mamaya ko ipipreview para makita nyo. So, close na natin to. Then, dito na tayo sa settings. Ngayon, dito sa general, kapag sinabi natin collect email addresses, ire-require niya na mag-sign in or i-collectahin kung sino yung mag-a-access nung form na yun gamit yung email addresses nila. So, i-click natin yan. Then, ito response receipts. So, respondents receive a copy of the responses. Okay lang din na i-check to. Mas maganda para makita nung, for example, ako sumagot ako. Then, kapag na-submit ko yung form ko, may marireceive akong email. Tapos, nandun yung mga sinagot ko. So, i-check na natin ito. So, may dalawang option. If responded, request it or always. So, i-always na lang natin. Then, require sign-in, restrict to users in DepEd Manila and its trusted organizations. Ito, mas maganda to para talagang makaka-access lang nito yung may mga G Suite account, yung entitled sumagot. Kasi kung hindi natin i-restrict, makaka-access yung ibang domain, yung iba yung pinaka-ending ng email nila. So, mas maganda kung naka-restrict. Then, dapat naka-limit to one response para hindi unlimited yung pagpapasa. Gusto natin isang beses lang sasagot ng quiz. So, para isang beses lang makasagot, i-check natin yan, limit to one response. And respondents will be required to sign in Google para alam natin na talagang sila yung sumagot ng text. Respondents can edit after submit. I do not recommend checking on this one. Bakit? Kasi kapag nagsagot sila dun sa quiz, after nilang ma-submit, pwede nilang baguhin yung mga sinagot nila. So, para touch move, hindi na natin i-check yan. Then, see summary charts and text responses, pwedeng hindi na. So, bago natin i-click yung save, iangat muna natin. Tingnan natin dito sa presentation. Dito sa presentation, pwede natin i-check yung show progress bar. Tapos, ito yung sinasabi ko kanina, yung shuffle question order. Kung gusto ba natin i-randomize yung sequencing nung tanong. Kasi, ang purpose nito para maiwasan yung kopyahan. Kasi kapag sunod-sunod, pwede nga naman silang magtanungan sa group chat. So, pero kids, just to remind you, no, hindi namin kayo nakikita face-to-face kapag sasagot. At hindi rin namin namomonitor kung kayo ba talaga yung sumagot nung quiz na ibibigay namin. Yung sasagot na ng quiz na ibibigay namin. So, isa lang yung pakiusap namin. Just reminder, our golden rule. I mean, yung pinaka-golden quotation natin na lagi nyo nakikita sa school. Honesty is the best policy. Again, honesty is the best policy. So, please be honest always. All the time, dapat honest kayo. And,
Just remember, an honest man is the noblest work of God. So, kung zero kayo, then let it be. Ibig sabihin talagang wala kayong natutunan. Kesa naman makakuha kayo ng napakataas na score pero nag-cheat naman kayo. So, mas maganda kung ano talaga yung natutunan nyo, yun yung maibigay nyo sa amin. Kasi, kung mag-cheat kayo, para saan pa itong ginagawa namin? Tandaan, kapag nag-cheat kayo, hindi kami yung niloko nyo, yung sarili ninyo. Kasi hindi nyo naibigay sa amin yung totoo. So, tandaan nyo yan, kids. Ngayon, for now, wag muna natin i-check yung shuffle question order. Ngayon, dito sa confirmation message, pwedeng congratulations. O wag na congrats kasi baka mamaya bagsak pala tapos congrats. So, pwedeng your quiz has been submitted. Please wait or check. Please check your email for the result. Ayan. Then, okay na tayo dito sa presentation. Now, let's go to quizzes. Dahil nga graded ito, pwede natin i-click tong make this a quiz. Or not really graded kasi kawawa naman yung mga modular. Hindi sila makakasagot nito. So, in order for us to assess lang kung ano ba yung natutunan nila for that day. So, meron pa rin day-to-day, everyday na assessment. So, make this a quiz. Ayan. So, kapag inona natin tong make this a quiz, pwede na tayo mag-assign ng point values dun sa mga tanong. And this also allow auto-grading. So, yun nga, magkakaroon na siya ng scores. Then, dito sa quiz option, lock mode on Chromebooks. Honestly speaking, I haven't tried this before kasi nga, hindi pa ako nakahawak talaga ng Chromebook. So, hindi ko pa siya natatry. Tsaka kung napapansin nyo, naka-disable pa siya. Siguro, ang sabi dito kasi, respondents aren't allowed to open tabs or other applications while taking this quiz. This feature is only available to schools using managed Chromebook. So, sa school lang siya available. So, kapag outside, baka hindi nga siya gumana. Then, release grade immediately after each submission. For me, as a teacher, I do not require this. Mas gusto ko yun later after manual review. Para lahat muna, ang purpose nito, lahat muna ng students ay makasubmit ng quiz. Kasi baka mamaya may mauna na mag-submit ng form. Tapos, makita niya na kagad dun yung tama at mali na sagot. So, masasabi niya na dun sa mga kaklase niya na ano, na ay, ito yung tamang sagot dyan sa number na yan. So, dapat later after manual review. Kasi, kapag naka-select yung immediately after each submission, kapag kinlik ng students yung submit button, right away, madi-display yung score nila kung ilan yung nakuha nila dun. Then, kung ano yung mga tama at maling sagot nila. So, for me, dapat later after manual review, then saka natin i-release yung kanilang grade. So, dito, respondent can see missed questions, kung saan sila nagkamali. Correct answers, yung mga tamang items nila. Then, point values, kung ano ba yung katumbas na score dun sa question na yun. So, I think, okay, now we are all set. Then, click save. So, ayan na. Kung napapansin nyo. Ngayon, dito sa total points, ayan na, kung napapansin nyo yan, zero. Ibig sabihin, meron pa tayong kailangan gawin. Kasi, kapag sinabi mong make this a quiz, hindi ka pa naman naglagay ng score doon sa mga questions na dapat may score. So, eto, question yan. Eto, question to. Pero, not necessarily, dapat may score. Yung full name, bagigradean mo, 100. So, hindi pa. So, ngayon, para maglagay ng score, i-click lang natin yung tanong na lalagyan natin ng point value. So, for example, this one. Ayan. Kanina, itong answer key, wala ito. Ngayon, para lagyan niya ng score or ng point value, i-click nyo lang yan. Then, dito yung points. 1. Then, click
done. Ayun, kung napansin nyo, nagkaroon na siya ng total points 1. So, makikita natin dito kung ilang items ba yung test na ibibigay natin sa mga bata. Then, lagyan natin. Kaya lang, hindi ko pa naset pala yung, ano, may point lang, pero hindi ko naset pala yung totoong answer dito. So, answer key. Ang answer dito is, ito. Ayan. Makikita nyo yung check. So, kapag hindi yan yung sagot, i-click nyo lang yung tamang sagot. Ayan. Pero ito talaga yung totoong sagot. Ayan. Sa multiple choice, pwede palang dalawa. For example, si Bill Gates tsaka si Charles Babbage yung sagot doon. It's either of them, yung father ng computer. For example lang ha, pero si Charles Babbage talaga. Pwede nyo silang i-click. So, either of the two, kung sino i-click doon ng bata, magkakaroon sila ng score. Pero, since na multiple choice to, isa lang yung pwede nilang piliin. So, pwedeng dalawa yung tamang sagot dun sa question na yun, pero gusto ko isa lang. So, isa lang yung isa-select ko. But on this question, isa lang talaga yung tamang sagot. So, si Charles Babbage. Then, this one, lagyan lang natin. Pabilisin na natin. Answer key. Brain, it's CPU. Central processing unit. This can be found inside the computer. Is inside the system unit. Ang system unit po ay yung outer, yung pinakabuo. Kasi CPU, hindi po CPU ang tawag doon. CPU is inside. Ito yung processor. Then click done. Then this one, last input device, answer key, it's keyboard, point one. Done. So, ito yung sinasabi ko. Bakit 2 points pa lang? Nasa tatlong tanong na tayo. Kasi, hindi naman ako naglagay ng point value dito sa pangalawang tanong. So, let's take note of that. Importante yun. Kasi, baka mamaya nagbigay tayo ng 20 item test sa bata. Tapos na perfect niya yung test, pero ang lumabas lang is 10. So, dapat lahat ng score na may tamang sagot, may point value. Tulad nito, na-miss natin siya. So, kung sakaling ma-perfect niya yan, ang lalabas ang na-score niya is 2. Pero 3 naman talaga dapat. So, dapat ilagay natin dito sa point value. Ito dito sa points. Huwag natin kakalimutan yan, mga teachers. Kailangan may 1. Ayan. Then click done. So, ayan na. Tapos na yung ating quiz. Ano bang itsura nito? Para makita yan, itong eye icon dito, yung hugis mata, yan yung preview. I-click natin. So, ito na yung itsura niya. Oh, diba? Ganyan yung magiging itsura ng practice quiz. So, para i-share to sa mga bata, let's try. Ang kukopyahin natin ito, yung link dito sa Omnibox, dito sa view form. Hindi edit ha, kasi kapag ito yung kinlink nyo, ayan, may edit ng bata yan. So, dapat dito sa view form. Then, punta tayo sa Google Classroom. Puntahan natin yung ito, TLE6 Love. Then, maglagay tayo dito ng classwork, create assignment. Then, title, practice test. Yan. Then, ang i-add natin, since ready-made na siya at nakopya na natin yung link, edo yung link na lang. Then, let's paste. Then, add link. Ayan, kung napapansin nyo, Google Form sign-in, kailangan mag-sign-in ng bata kapag i-access nila yung link. So, yung mga wala talagang access dun sa form na yun, hindi sila makakapasok. So, dito sa points, hindi na natin kailangan lagyan kasi nga, may auto-grading na siya dun sa form mismo. So, dito hindi na. So, ang recipient ay yung section love lang, yung dami account lang. Ayan, kay Juan Crisostomo de la Cruz. Then, instruction, please answer this. Ayan. Then, click assign. Ayan, so, makikita na to sa stream tsaka sa classwork, yung practice test. Dito na siya uploaded na yan. So, kapag kinlik natin yan, ayan, siya lang naman yung magta-turn in yan eh. Ngayon, buksan natin yung account ni Crisostomo de la Cruz dito sa Incognito. Ay, bukas na pala. So, ito. Classes.
Yan, kay Juan Chrysostom mo yan. Then, ito. Ito na, nasa stream na practice test. Yan. So, kung napapansin nyo, nandito na siya, naka-assign siya. I-click nyo lang yung, ikaw as a student, i-click mo lang yung link, itong form. Then, mare-redirect na siya dun sa quiz. Okay? So, tanong, sir, pwede po ba ito sa cellphone? Ang sagot, yes, pwedeng-pwede sa cellphone. Then, sagutan nga natin, full name. Kids, kapag magta-type ko yan ng full name, dapat ganito ah. Juan Chrysostomo de la Cruz. Yan. Hindi lahat malalaking letter. So, kapag name, dapat ang malaki lang na letter ay yung first letter lang ng name ninyo. Tsaka dapat, it will start with your first name. Kapag sinabing first name, kahit gano'ng kahaba yan, for example, di ba yung iba Juan de la Cruz lang? Ito, Juan Chrysostomo. So, for, kasama sa first name niya yung Chrysostomo, kailan buo yun. Para mas makilala namin kayo. Okay, grade and section. Anong section niya? Section Love. Grade 6 Love. So, ito, 1.1.1 point. Ngayon, itry natin isubmit itong quiz ng hindi niya nasasagutan yung mga tanong. Ang mangyayari ay ganito. Charan! Diba hindi nag-submit? Bakit? Kasi nga, required. Kailangan sagutan nyo muna lahat bago kayo mag-submit. So, number one. For example, imamali natin yung isang tanong. Dito, the correct answer is CPU. Then yung last, hindi niya pa kunwari alam, lagay natin printer. But the correct answer for this question is keyboard. So, ayan, bago nyo i-submit, a copy of your responses will be emailed to Juan Chrysostomo de la Cruz at jlgest.manila.edu.ph. So, tapos na tayo. I-submit nga natin. Yan, ganito ang magiging itsura. Practice quiz. Your quiz has been submitted. Please check your email for the result. So, ngayon, puntahan natin yung email ni Juan Chrysostomo. Ito na. Google Forms. Ayan, no? So, ito yung mga sinagot nyo. May kita. Pero, nasaan yung result? Sa ngayon, wala pa. Kasi, sinabi ko, kailan mo na i-validate ni teacher yung inyong test bago i-release. So, puntahan natin yung account ni teacher. Ayan. Bago pala yun, di ba nasagutan nyo na, andito na kayo sa email. So, pwede nyo nang i-close to. Tapos, itong practice test. Kapag nasagutan nyo na yan, click nyo lang itong mark as done. Kasi wala naman kayong i-attach eh. Hindi na kayo mag-attach ng file kasi nasa link naman na yun. So, para ma-recognize ni teacher na nakapag-turn in na kayo nung assignment o nagawa nyo na yung assignment na pinagagawa niya, i-click nyo lang itong mark as done. Yan, you didn't attach work for practice test, so your teacher will just see it's done. Then, click nyo lang, mark as done. Ganun lang. Pero, ayun na, turned in na siya. Automatic, mag-reflect na dun sa Google Classroom ni teacher, naka-turned in na siya. I-check natin. Ayun na, turned in. Juan Chrysostomo. Pero kapag kinlik yan ni teacher, wala siya may kita kasi wala namang attachment. Kasi nga, yun ay through Google Form. So, para makita ni teacher yung quiz niya, ito yung quiz kanina, di ba? Yan yung itsura ng quiz kanina. So, i-close na natin to. Oops. Ayan. Yan yung practice quiz kanina. Kanina, dito sa responses, wala pang number 1. So, since nasagot na ni Juan Chrysostomo de la Cruz yung test, meron ng responses dito. Ayan. Tapos, ayan na. Nandito na kagad, kung mapapansin nyo, may average, median, range. So, automatic may item analysis na kagad. Kasi andito na yung points distribution. Andito rin yung frequently missed questions, correct responses, tapos yan yung scores. So, ayan, may kita nyo na kagad dyan. Kung ilan yung sumagot ng number 1, 2,
and so on. So, eto, dito siya nagkamali. The correct answer here is keyboard. So, ayan. Paano naman to, paano natin mag-generate yung pinaka-score niya sa spreadsheet? So, i-click lang natin itong icon ng spreadsheet, itong create spreadsheet. Then, yan, select response destination. Create a new spreadsheet, practice quiz responses, click create. Yan, linking to spreadsheet. So, ayan na, meron ka na kagad na ka-Excel file. So, pag nandito na lahat, pwede nyo siyang isort by section para ma-filter nyo ano bang section itong batang to. So, makikita na kagad dito kung saan section sila binong at yung score. Ayan o, andito yung email address, tsaka yung score ng mga bata. At maiko-compare nyo na yung highest to lowest. So, ayan na, naipakita ko na sa inyo kung paano mag-generate. I-close na natin ito. Ngayon, I will show you how to release the score. Ito, dito pa rin sa responses, ito yung questions kanina, dito pa rin sa responses, marirelease nyo lang yung scores dito sa scores menu. Yan, click nyo lang itong release scores. Then, you can type any message. So, kung pasado yung bata, for example, siya lang yung gusto mong i-message. Kasi kung marami na dito, pwedeng iselect mo lang kung kanino mo isesend yung message. So, dito sa message, pwedeng hi. Here is the result of your test. Then, send emails and release. Or respondents, ibig sabihin nito, lahat nung batang nag-submit ay mabibigyan na ng scores. So, ayan, nakaselect naman all respondents, then send email and release. O, diba? Hindi ka na mahihirapan na, oh, ikaw, ito yung score mo, ikaw, ito yung score mo. At least confidential. Kapag bagsak yung estudyante, hindi siya mapapahiya na, ay, bagsak ako. So, may confidentiality yung scores. Hindi nila malalaman unless magtanungan sila sa group chat. Pero ikaw, kung bagsak ka, sasabihin mo ba, ay, zero ako eh. O, diba? Proud zero. Ang galing. So, ayun. Naipakita ko na sa inyo kung paano mag-release ng scores. Pero, before I end this video, meron pa akong ipapakitang trick sa inyo. Dito na lang din sa same form. Para alam nyo rin kung paano nga ba mag-input ng video dito sa Google Form. So, balikan natin yung questions. Then, for example, gusto natin mag-add ng video dito na related dun sa topic na module or dun sa material natin, dun sa subject matter natin. So, para maglagay ng video, click nyo lang to. Diba, nandito kayo sa grade and section. Pwede kayo maglagay dito ng video. Ayan. Ulitin ko, ha? Anyway, pwede nyo naman i-drag kung saan nyo ilalagay yung video, eh. So, add video. Ito. Spin ko nga muna to. First is add question. Then, import questions. Dito, title or description. Image. Add video. Then, add section. Ngayon, kung question yung ilalagay mo. Oops. Kung question yung ilalagay mo. Dito pala. May short answer, paragraph, multiple choice, checkboxes, drop down, file upload, linear scale, multiple choice grid, checkbox grid, date and time. So, yan yung mga pagpipilian. Pwede ka rin magpa-essay dito kasi nga dahil dito sa paragraph. So, ilagay natin paragraph. Mamaya na natin lagyan ng question. Maglagay muna tayo ng video. So, add video. Then, syempre, YouTube channel. I-search ko yung channel ko para mag-promote. Kaya, subscribe na kayo, ha? Yan. Oops. Then, for example, ang ilalagay kong video eto. New Normal Vlog, G Suite for Education. Click nyo lang yan. Then, click select. Ayan. Nandito na siya. So, nauna yung question, bago yung video, pwede natin pagpalitin yan. Paano? I-drag nyo lang to. Click nyo lang tong question, then drag, then drop. Ayan. Then, ito,
Hi. Lagyan nyo ng title. Ano ba ang title ng video? Lagyan nyo G Suite for Education. Yan. Then dito sa question, tanong nyo, what is your favorite part of the video? Anong purpose nito? Para malaman nyo kung talagang pinanood ba ni student yung video na in-import nyo, na shinare nyo sa kanila. Then, click this as record question. So, dahil paragraph yan, pwede ka mag-assign ng points. Pwedeng for 5 points. Ayan. For 5 points. Pero, since na paragraph to, walang tamang sagot. Answers vary. Depende sa ano, sa kay teacher kung paano nyo lalagyan ng points yan. Halimbawa, I like the video because ganito, ganyan. Tapos hindi na satisfied. E di si teacher na yung bahala maglagay ng score dun sa ano, sa question na to. Ngayon, another trick is pwede kayo maglagay ng multiple choice dito base dun sa video. Tip ko lang, no, maglagay kayo ng question bandang huli para, I mean, bandang huli ng video yung pinakatanong. Kasi para malaman nyo kung talagang tinapos ba nung bata yung video. Baka mamaya, inumpisahan niya lang tapos tinaban na siyang panoorin. So, mas maganda kung bawat part may tanong kayo. So, ipipreview muna natin, no, kung talagang gumagana yung video. Hindi ko pala na-preview. So, singit ko lang tong video na to, no. Ngayon, tapos na tayo sa paglalagay ng video. Ipreview natin. Ito. So, yun ang itsura niya. Ayan, kung napapansin nyo, andito na yung video, play natin. Ayan, o diba? Nandito na talaga siya, so gumagana siya. So kahit dito na lang siya sa forms, gagana na yan. So, ayan na. Naituro ko na sa inyo yung Google Forms. Sana may natutunan kayo sa episode na ito. On our next bit, pag-uusapan natin kung paano nga ba magko-convert ng PDF into Word. Kasi yung mga modules na nasa atin ngayon ay naka-PDF. So, kapag sinabi natin PDF, portable document file. If I'm not mistaken, I think it's portable document file na hindi siya na-edit. So, ngayon, I mean, sa susunod nating video, pag-uusapan natin how to convert PDF into Word. Kasi yung mga module na meron sa atin ngayon sa PDF, may answer key. Hindi natin yun pwede upload sa Google Classroom. Now, in order for us to remove the answer key, i-convert natin ang mga PDF file sa document. So, thank you for watching this video and I'll see you on my next vid. This is Louie Ansel. Do not forget to hit the subscribe button and tap the notification bell for more updates. See you on my next vid, guys. Peace out.